What's up mga ka-O-Sports? Welcome back sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang dating naturalized import na si Marcus Dautit. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit siya pinalitan? At ano nga ba ang naramdaman niya nung papalitan na nga siya ni Andre Blatch para sa FIBA World Cup noong 2014? At ang mga PBA players na lumabag sa rules ng IATF at PBA? Ano nga ba ang naging hatol sa kanila ni Commissioner Willie Marcial? Pagkatapos ngang magdesisyon na kausapin sila at pagpaliwanagin ng kanilang side. Pero para na rin sa suporta sa channel na to, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-like na rin tong video na to. Tara, at pag-usapan na natin yan mga ka-O-Sports! Simula nung nabuo ang samahang Gilas lineup, si Kuya Marcus Dautit na nga ang naturalized import ng Philippine Team Basketball. Kaya nga mas nag-improve ang team sa tulong na din niya. Pero medyo nadismaya nga siya pagkatapos ng FIBA Asia Cup dahil after 36 years na hindi nga nakabalik ang Philippine Team sa World Cup, nagdesisyon na nga ang SBP o samahan ng basketball ng Pilipinas na palitan na nga siya. At ang napili nga ay ang dating NBA player na si Andre Blatch. Oo, alam naman natin na mas dihamak na mas malakas, mas madaming experience dahil nakapaglaro na nga siya sa NBA. At maganda naman ang naging basketball career niya doon. Pero hindi nga naiwasan na madismayan ni Marcus Dautit dahil napalitan nga siya after nang makamit ng Gilas na makapasok kahit man lang sa top 2 contender ng FIBA Asia Cup. Hindi man nakamit ng Gilas Pilipinas na mag-champion, at least nakuha pa din nila na makapasok at makapaglaro uli sa World Cup. Kung maaalala nyo nga mga ka-O-Sports, napilayan pa nga si Marcus Dautit nung semifinals, laban pa lang sa Korea. Kaya masasabi kong binuhos talaga ni Dautit ang lahat ng effort niya para maipanalo yung game na yon, kahit napilayan na nga siya. Gusto niya din kasing makatulong dahil alam niya na gutom na nga ang Gilas team na makapasok sa World Cup. Para kay Dautit, hindi na nga lang niya pinersonal yung nangyari na yon, dahil alam naman niya na yun ang makakabuti para sa Philippine team. Siyempre, masubok at may NBA experience na nga si Andre Blatch kaysa kay Marcus Dautit. Pero siyempre, hindi naman natin masisisi ang SBP na palitan nga si Dautit. Oo, masakit nga din ito para sa Philippine team dahil sobrang laki na nga nang naitulong nito. At napakaganda pa nga ng samahan na nagawa nga ni Dautit kasama ang kanyang mga teammates. Alam naman nila na masakit nga ito para kay Dautit. Sa malamang naman, kinausap nila si Dautit bilang professional player. Pero at least, andun pa din siya kahit papaano. Ang alam ko nga, sinama pa din siya sa Spain para maging practice player nila. Andun siya sa bench ng Philippine team at sa lahat ng lakad kasama siya sa Gilas. Pero hindi nga lang siya makapaglaro para sa Gilas team. Siguro ay na lang ang naging pakonswelo ng Gilas para kay Marcus. At hindi na nga nila ito tinapon basta-basta. Pinahalagahan pa din nila ito kahit papaano. Tingin ko nakakaramdam na nga si Dautit after nga maging official na makapasok ang Gilas para sa FIBA World Cup. Nadarating yung time na mapapalitan na nga siya ni Andre Blatch. Kaya naghanda na din siya kahit papaano. Siyempre, inantay niya pa din ng management na personal nga rin siyang kausapin tungkol doon. Hanggang sa yun na nga, kinausap na siya at sinabi na nga napapalitan na nga si Dautit. Kaya dahil doon, laking hinayang ni Dautit na hindi na nga siya naging official na kasama sa Gilas lineup. Simula pa lang kasi nung bago ang Gilas organization, andun na nga siya. Kaya napamahal na nga siya ng gusto dito. Pero ganun ang basketball player, kailangan maging handa anytime na maaaring bitawan ka. As long as wala kang malinaw na contract sa kanila. Mapunta naman tayo kina Japheth Aguilar at ang iba pang mga player na pinatawan nga ng violation. Mahigpit pa nga din ipinagbabawal ng PBA at ng IATF na maglaro ng basketball
lalo na kung madami kayo. Dahil iniiwasan pa nga din ng ating gobyerno na kumalat ang nakamamatay na coronavirus. Pero nakita nga naglalaro ang mga bagong draft na rookies, kabilang na din ang naging finals MVP noong last conference na si Japet Aguilar. May video nga na kumalat na naglalaro sila sa isang gym sa San Juan. At dahil doon, pinatawag nga silang lahat at gustong marinig ang kanilang mga panig. Kung bakit nilang nagawang maglaro kahit alam nilang pinagbabawal nga ito ng ating gobyerno. Nakausap niya nga si Isaac Go na dinraft ng Colombian Jeep bilang number 1 draft pick noong 2009 PBA draft. Inasahan niya ang makakausap niya nga ito ng maayos at matino. Dahil doon, puro opo pa nga daw ang sinasabi ni Isaac Go sa kanya at aminado naman siya na nagkamali nga siya sa ginawa niya na yun. Pinag-iisipan pa nga din ni Kume kung ano ba ang ipapataw na suspension or violation dahil sa mga ginawa ng mga PBA players. Depende pa din daw kasi ito sa mga sasabihin sa kanya ng mga players pag once na nakausap nga nila tungkol sa mga insidente nangyari na yun. Pero sa ngayon, pinag-fine na nga si Japet Aguilar at Adrian Wong ng 20,000 at kailangan nila mag-undergo ng swab testing. Kailangan nga din nila mag-quarantine ng 14 days para makasiguro na negative sila sa COVID. At ang panghuli, kailangan nilang mag-community service ng 30 hours. At habang si Isaac Go, nabigyan ng exemption dahil part nga siya ng Gilas Pool lineup. Sa ngayon mga ka-O-Sports, after nga mahuli silang naglalaro ng 5-on-5 game, kinabukasan naglabas nga ng pahayag ang IATF na pinapayagan na nga ang mag-practice ng mga basketball at football games. Kaya medyo nalilito nga ang PBA boards. Kaya tingin ko medyo mababa nga ang naging fine sa kanila. Dahil biglang nagbigay nga ng go signal ang gobyerno para makapaglaro na nga ang mga basketball players. Hanggang dito na lang muna mga ka-O-Sports. Maraming salamat sa panonood. Peace out!